Bibilisan ko lang po ito. Wag po kayo mag-alala. Gagawin ko po ito ng 5 minutes and 1 hour. Yan. Naka-smile na siya. Salamat naman. So, yan. Parents responsibility. Tatay, ito po ang responsibility natin. Ano? Alam? Ito mga tatay, alam na po natin ito. Minsan po, nakakalimutan lang. Ano po, ano? Minsan nakakalimutan lang po natin. So, unang-una, tatay, ito po ang responsibility natin. Leader. So, sa pamamahay po, tatay, leader po kayo. Tayo. Bakit? So, hindi po tayo, ano ni nanay, under. Tayo po lagi ay nasa taas. Si nanay po ay nasa, naka-ismal eh. Iba, inaisip ha. Ano, responsible po pinag-uusapan natin ha. No, si tatay po ay talagang, kasi nga haligi po si tatay, di ba? Ang tatay po ay haligi. Itong cover court na to, hindi po ito makakatayo kung wala pong haligi. Yan po ang mga haligi. So, ang foundation po ng pamamahay ay si tatay. Si nanay po yung ilaw ng haligi. Kaya nga po mga tatay, tayo po ay tatayo bilang isang tatay. Ano po, sa ating pamilya, i-lead niyo po ang inyong mga anak sa kagandahang asal. I-lead niyo po ang anak ninyo sa kung saan po ay may takot, unang-una sa may takot sa Panginoon. Ano po, kung wala, mawawala po yan, talagang sira po ang pamamahay dahil po sa mga bagay na yan. Then, pangalawa po, ang tatay ay, si tatay po ay provider. Yan. Kaya nga po, bawal po sa tatay ang tamad. Hello, mga tatay. Bawal po sa tatay ang tamad. O, kung wala ka naman talaga trabaho, hanap po tayo ng paraan. Ano po? Marami pong paraan. Sa hindi masamang paraan, sa mabuting paraan. Kasi ang hirap naman, pakainin mo yung anak mo ng sa masamang paraan. Di ba po nun? Ang hirap nun. So kasi, sabi pa nga, kung ano yung tinanim mo, siya rin yung anihin mo. O, kaya nga po, sa mabuting paraan po, no, nakukunin po natin ang ating pangailangan. Bakit? Di ba, ang esensyal po na pangailangan sa mamamahay, tatlo. Una yung pagkain, pananamit at tirahan. So, siyempre, sa pamilya ninyo, ang inyong mga akos, nag-aaral, ano mga kailangan nila? School supplies. Ano? Pangailangan, notebook, yan. So, i-provide po yan. Then sa inyo naman mga agong, sa babae. Sa mga nanay, anong pangangailangan na? Sa mukha pa nga lang, kailangan na chinsu yan. At chinsu. Chinsu. Hindi po daw, para putuli na lang yung... Hindi po. O, kailangan mag-ayos din yan. Kailangan ng pulpos yan, kailangan ng lipstick yan. O, eh, alam nga naman eh, uling ang ilagay mo dito niyan. Eh, baka kumalat yan eh. Imbis na gumanda eh. Para natuloy ano eh, ano? Nakakatakot natuloy yung mukha. So, dito, kailangan ng lipstick niyan. Kaya pasalamat na tayo dati nung pagkaroon ng COVID eh. Nakamask, hindi na makita yung lips niyan. Pero kailangan ng lipstick niya. O pakailangan, alangan eh, ang papaligo niya ng sabon eh, sharp. Hindi naman pwede. Diba? So, kailangan, pangailangan sa pamilya, i-provide po natin. Then, ang tatay, ito tatay. Tayo po ay ideal lover. Ayan. Si tatay po ay initiator. Nag-inisip po tayo ng pagmamahal. So, mga tatay, itong gawin po natin, hindi po ito pang sampan o pang suntok sa misis, ano? Ito po ay panghimas, hindi po sa manok, ha? Ang himas po is a sign po pagmamahal, yung comfort, di ba? Pag kinocomfort mo, pag umiiyak yung isang bagay, yung tao, pag-comfort mo. So, itong gawin po, pang-comfort po, ihag, sign ng pagmamahal yan. Hindi po pang, ano po yan? Kasi minsan, bakit nagkakahiwalay ang pamilya? Bakit nagkakahiwalay si tatay at saka si nanay? Dalawang, ano lang po yan, bagay. Dalawang pangyayari po. Yung sa makabilang buhay. Di ba si Mr. o si Mrs. nagkahiwalay? O ang masaklap yung sa makabilang bahay. Tatay. Nakikita mo na lang si... Tatay. Nakikita mo na lang si Mrs. mo. Yung ganun. Kasi nawawala ng pag-ibig. Hello? Hi. Di ba usually ganun? Nagkakahiwalay. Bakit? Ayaw ko na sa'yo. Nawawala na ang pag-ibig ko sa'yo. Mana, kukupas pala eh. Larawang kupas na. Hindi po, dapat ang pagmamahalan. Sabi nga, parang ano po yan eh. Para yung suka, para yung, ano, yung lambanog na tumatagal lalong sumasarap. Di ba? Eh, di ba? Para yung suka, di ba? Lalong kung tumatagal yung suka. Yung bagoong, bagong isda, pag tumatagal yun, lalong sumasarap. Dapat ganun ang pag-ibig natin. Eh, kaso lang, minsan eh, si tatay eh, porket nung inasawa niya, yung misis niya, porket eh, Coca-Cola ba eh?
Ngayon naging cook pa rin eh, pero ngayon lang, cook and can. Ayaw na. Wag naman tatay. Palin mo pa rin yan. Kasi ngayon eh, ano pa rin yan? Asawa mo pa rin po yan. So dapat hindi nawawala ang pag-ibig po sa pamamahay. Ano? Si tatay po, nakikitaan po tayo si tatay kasi leader nga po si tatay. Ano po? Dapat nakikitaan po yung pag-ibig na yan. So then, pang-apat po, si tatay po ay... Ay, ito na yan, ano nangyari? Si tatay po ay protector, ano? So... So si tatay po ay... Una, protector. Yung protection na niyo po ang pamamahay ninyo. So... So paano magkakaroon ng protection sa pamamahay niyo? Kung sa pamamahay niyo, ano muna? Lasing giro si tatay. Na kung saan magdamag naglalasing. Eh, nawawala na yung protection sa bahay. Then, may drugs sa loob ng pamamahay. So, wala na. Wala na yung protection sa kanyang pamilya. Totoo pa mga nanay, di ba no? Eh, paano maproteksyon na yung nagtatay kung siya magdamag lasing, tulog na tulog, mamaya inakyat bahay na kayo dyan, wala na. Wala na magproteksyon. Sa school, paano nyo maproteksyon yung mga anak ninyo? Siyempre po, talagang tinatanong nyo mga tatay, na, kumusta ka naman sa school? Ano po, na, kumusta naman ano? So, kaya nga po, para maproteksyon na nyo po yung mga bata ninyo, pangaralan, sabihin na na, huwag ka sumali sa mga ganito, yung mga kasi wala pa naman sa mga elementary, wala pa naman mga frat, no, gangs yan. No? So, mga gangs yan. Elementary meron na eh. Kaya nga po, para maproteksyon po sila, no? Then, ang tatay po ay, ito po, tatay, kayo po ay, family teacher. Yan, tatay po. So, paano po kayo magtuturo ng nak, huwag ka manigarilyo, si tatay lang, tapos iutusan mo bumili ng sigarilyo, di wala. So, paano nyo masabing maturuan yung kagandahan asal yan? O, hindi magbisyo? O, then, nak, huwag kang uminom, ikaw, lasing giro. Hello, mga tatay, ano? So, kaya nga po, kung gusto nyo po talagang yung anak niyo po ay magiging magandang asal, sa atin po, yan magsisimula sa pamamahay. Naniniwala po ba kayo na nagsimula ang magandang asal sa pamamahay? Parang hindi po yan, kaya gusto ngayon eh. Na po, totoo po yun sa pamamahay. Kasi mga guro po natin, sila po ay academics po ang itunuturo nila. Ang magagandahan ko galing, nagsimula sa pamamahay, dalilin ng bata sa school para i-apply. Hinuhubog lang nila ang pag-ugali ng inyong mga anak. Katulad po ng ano yan eh, ng ating muscle. Yung ating ano, yung mga grito natin. May marunong na po tayong muscle eh. Lumalaki lang yan, kailangan natin mag-gym. Di ba pa no? So, ganun din po ang kanilang pag-ugali. Sa school, hinuhubog. Hindi po sa school, tinuturo. Hinuhubog po. So, kaya nga po mga magulang, ang inyong mga anak, tatay, malaki po ang responsibility natin. Kung saan, magturo ng kaganang asal. Magturo na anak, itong mga bagay na to, huwag mong gawin. Kasi hindi mo maabot ang pangarap mo. Sabi ko mga sa inyo po kanina, hindi po natin kaya ito kung wala ang tulong ng Panginoon. Kaya sigurado niyo po na may Panginoon ka sa inyong puso. Para, ang kasi the abundance of the heart, the abundance of the heart, the mouth speak it. Kung ano po yung laman ng puso natin, yun po ang lalabas sa bibig natin. Naniniwala po kayo niyan? Kaya nga po, kung ang puso niyo po ay naka-aton po sa Panginoon, parin po kayo sa Panginoon, sigurado kung anong lalabas ninyo, kung anong matuturo ninyo sa inyong mga akos, ay talagang galing po sa Panginoon o ikakabuti nila. Lastly po, tatay, kayo, ito po, family priest. Ano po ang trabaho ng priest? Nagtuturo ng salita ng Diyos. Diba pa no? So sa mamamahay din po, wakunin po na natin iasa sa nagtuturo ng salita ng Diyos. O, kagadulad ng pastor, o ano naman yan. So, sa mamamahay pa lang, dapat alam na nila na may Diyos. Hello, mga magulang. Kasi ang hirap kaya ng mga kabataan na kung saan kung walang takot sa Panginoon, sigurado yan. Sigurado po yan. Kung may takot po yan sa Panginoon na gumawa ng mga kasalanan, kahit wala ka dyan, hindi gagawa ng ano yan, kalukuhan. Bakit? Alam niya, may nakatingin sa kanya. Eh kung wala takot yan sa kanya, eh wala naman si Papa, wala naman si Mama, mag-knockout tayo. Pero kung siya po ay may takot sa Panginoon, kung tinuturoan yung mga tatay sa mga ganung bagay, sigurado hindi yan pasaway sa klase. Naniwala kayo niyan? Kung may takot sa Panginoon, hindi yan pasaway sa klase. Mag-aaral na mabuti yan. Kasi ang nasa isip niya, gagawin ko ito dahil may tulong ang Panginoon.
Kaya mga magulang, kung gagawin niyo po itong mga bagay na to, and I assure you, 100% maging masaya po ang pamilya. Hello, naniwala po kayo niyan? Puro naniwala po tayo na Panginoon lang po talaga ang may kakayahan para baguhin ang ating pamilya. So, yan po. Ito po ang responsibility ng tatay. Ano po? Kung titingnan natin mahirap, kung titingnan itong ano, maging leader ka, lalo pang asawa mo ay talagang matapang, eh. Di ba? Pag matapang yung asawa mo, eh. Yung akos mong babae, no? Ay, I mean, yung tawag nito, yung asawang babae, talagang mahirap. So, yan po. Punta naman tayo sa